nang iiwan si mama, iiyak si mama kapag iniwan mo. Buti po nakuha ko si Orange kasi nakalipat po siya dun sa bubong namin. Ang kasama niya si Sky nawala na talaga. Si Bunso yung nakakita dun. Kaya yun, hindi ko na nakapusan. Ngayon, ngayon guys, hindi masyadong good nga yung morning kasi nangyari, eh, nakawala si Sky kanina umaga. Ayun, nalagay ko dito yung clip nung sinend sa akin ni Raiden na video na nakita siya ni Athena, tapos nakalipad doon kasi naiwan ni Daddy Rick na bukas yung pinaka-skate. Kaya yun, buti na lang, magkasama kasi sila ni Orange, buti na lang hindi siya nakalipad. Kaya lang, nung ipapasok na namin dito si si Orange sa bahay, eh doon na lang, doon na nung habang kinukuha ni Papa sa cage, doon na siya nagtangkang lumabas din si Orange. Kasi parang aligaga siya kanina nung nawala si Sky. Tapos nung ano na, nung kinukuha na namin siya, biglang lumipad, nakalipad nga siya dahil yung malaking bukasan na naman yung binuksan ni Papa. Tapos ngayon, nung lumipad siya hanggang doon sa bubong, tinatawag siya ni Papa pero di siya bumababa. Kaya ginawa ko, pumanik ako agad sa garden, doon sa bubong, at doon ko siya nakita. Nagdala ko agad ng bird seed. Tapos nung nagdala ko ng bird seed, hindi siya agad lumapit sa akin. Lumipad pa siya palayo sa akin. Ayan, dito ako dumaan kasi may daan dito. Punta dun sa kabila. Bubong. Ayan, nagpunta ako dyan. Tapos dito, dito ko siya na corner. Ayan sa may hangar na yan. Ayan, dito. Hindi ko siya na corner agad. Dyan. Dyan siya lumipad. Nilagay ko dyan yung bird seed. Sa baba na to. Tapos, nung binaba ko siya, hindi siya lumapit agad sa akin ng pusa. Pero dahil nga, ano siya, hand feed, ay hindi naman siya lumayo na agad-agad sa akin. Pero nung pagkalagay ko doon, maya-maya, lumipad na siya papunta doon. Ayan, dyan, sa bubong na yan. Malayo siya sa akin, guys. So, hindi ko siya mapupuntahan. Tapos, nandun siya, tinawag-tawag ko lang siya. At tinalakpakan ko. Ayun, lumapit na siya sa akin. Hindi ko na nakuhang gumawa na kumuha ng camera para lang i-video yun. Tapos, lumipad siya, nung tinawag ko siya, lumipad na siya sa akin. Pero matagal din bago siya lumapit sa akin. Lumapo siya sa ulo ko kasi ganun yun. Pag pinaganyan ko yung kamay ko, tapos tinawag ko siya, hindi siya lalapit dito sa kamay ko, hindi sa ulo ko. Tapos nung sa ulo ko, sinapo ko na siya ng braso ko kasi ganun siya pagbababa sa balikat ko. Sasapuhin ko ng braso ko. Ayun, dun na siya nahawakan. Tapos pinasok ko na siya sa loob. Buti na lang wala dito si Athena. Diba? Buti na lang wala dito si Athena kanina. Athena, hello. Kung hindi, hindi talaga siya lalapit. Buti na lang. Alam mo, wala na si Orange. Ayun, si Sky, naghahanap pa din ako kung nasaan na siya. Wala naman siya dito sa garden. At huling kita niya ay nandoon pa sa may gate. Yun. Kaya na pa ako nagtatawag, pero wala din. Nagtatawag ako. Sky! Sky! Wala. Mga Maya lang yun nandito eh. Sky! Wala na. Dami ng puno eh. Paano na? Hindi ko alam kung ano. Paano ko siya makikita ulit. Hindi ko alam kung makikita ko pa ba si Sky. Ayan, ang daming puno dito, oh. Hindi ko alam kung nasa na siya. Tapos maraming Maya. Ayan, hindi ko alam talaga. Ayan. Mga maingay na ibon, pero sa baba kasi yun sa cage. Ayan, oh. Ayan, dito ako dumadaan. Ayan. At si Athena din, dumaan din dito. Nagpunta na naman sa garden. Ayun, sana makita ko siya. Kaya lang naman ako nandito kasi para kuhanin yung cage na to. Ayan, yung pinaglagyan ng para. Ito, yung dating kulungan ni Atni Orange dati nung mag-isa pa siya. Ngayon, kukunin ko na ulit. Tapos, kukunin ko na siya ulit para dito ko na ulit siya lalagay. Kasi mag-isa na ulit siya eh. Ayan, para dito na ulit siya sa loob ng bahay. Guys, sobrang nakakalungkot nga lang talaga kasi yung pangyayari na yun umaga na biglang lumipad talaga si Sky. Hindi pa naman siya ganun ka hand feed kasi ilang na ilang yun, lalo na kung hahawakan ng net
takot siya kapag nakita niya na yung net, lalayo talaga siya. Inandud pa si Athena, hindi naman inalis ni Raiden, kasi di ko naman din masisi kasi nga may pasok si Raiden ng mamadali siyang mag-gumayak. Kaya yun talaga. Ngayon, ibaba na natin to para malinis ko. Ang daming nag-message po. Ayun, naiyak. Si Kuya Edgar kasi. Shoutouts po na nagpaiyak sa akin kanina. Ang daming bumati sa akin, di ako nagiyak. Si Kuya Edgar, may naiyak po ako. Shoutout Kuya, thank you po. Kuya Edgar, na daddy ni Precious. Thank you po sa message. Babae na to. may surprise pala. Na ano, na gift sa akin. Nananahimik kasi to kanini. Ito. Yan. Tapos ibigay pala siya nito. mamaya na ako magbibidyo kasi mukha akong luka-luka ngayon. Bagay din sa akin. Bagay din ba sa'yo? Ay, grabe siya. No, bagay. O, tingnan mo bagay na. O, bagay din sa akin. Kasi para naman sa'yo yan. Ayun, guys. Binigyan ulit ako ng neg-neg ng flowers. Ito. Ayan. Wala naman talagang masyadong ganap ngayon kasi ano, nasa bahay lang talaga kami. Ayan. Tapos ito yung cake na binigay sa akin. Neg-neg, may happy birthday. Hindi alam po. Gawin ko ba? Ayan. Akala ko nga wala eh. Kasi di naman tahimik lang to eh. Hindi ko alam. Eh, yun yung gunting. Yun yung gunting. Tinignan nung ba yung expiration? Oo. Diba? Wow! Yellow! Ano to? Mango. Ah, mango. Ay, ito kaya. May ganito na pala ngayon do? Oo, oh, late lang ako sa balita. Ayun, may red ribbon siyang dala na cake. Thank you! Tapos ito, may happy birthday na ganito. Ano to? Ganito lang? Hindi. Hindi na patong to sa cake. Ah, okay. Mas bablow mo candle mo. Wow, may tablow ka. Okay. Bawal mo na bawasan? Bawal bawasan. Maliligo pa kasi ako. Happy birthday to me. Happy birthday. Guys, dinagpatalo si Raiden at may bigay din sa akin na milk tea. Tapos, ito yung cake na bigay sa akin ni Meg kanina. At itong flowers na bouquet flowers. At yung adobo namin. Ito na lang yung adobong natira. At ay balon-balunan. And si Nanay, nagpadala din ng pancit. Ayun, thank you po, Nanay. Ayun, at ayun nga, guys. Nagpapasalamat ako sa lahat. Sa mga bumati sa aking kaarawan. Ako ay 43 years old na ngayong Feb 21. Salamat sa mga bumati, sa mga nag-greet sa akin ngayong birthday ko sa Facebook at sa Messenger, yung mga nag-message. Maraming salamat. Nakakataba talaga ng puso yung pag-message nyo sa akin. Yung iba na-touch talaga ako sa mga message nila. Ayun, talagang nag-effort silang mag-message sa akin. Ayun, sa lahat-lahat, sa mga kaibigan ko, sa family, mga classmates, mga relatives, ayan, mga nag-greet sa akin, sa anak ko, sa asawa ko, na ayan, nag-greet din. Yun, maraming salamat po sa inyong lahat, at bless you all. Maraming salamat po, masaya naman ako ngayon, kasi ngayong birthday ko, simple lang yung celebration, nagluto lang po ako ng adobo na atay balon-balunan, chicken adobo, and then yung ano nga, binigay lang ni Meg na ano, cake, yun lang po talaga. Tsaka ano, di na po talaga kami lumabas muna. Tapos yung bigay ni Raiden na milk tea. Ayun, tsaka itong bouquet. Ayun, no, happy na. Ayun, thank you. Kahit sa bahay lang, masaya naman mag-celebrate na kasama yung family mo. Ayun.
At saka na lang tayo lalabas. Ayun guys. Maraming maraming salamat. And God bless you all. Bye bye. Ayan na yung favorite cake ko ngayon. Mango cake dun sa Red Ribbon.